Song vlog natin ngayon ay isang request. Kasi guys, may mga nagtatanong sa amin, no? Ano raw ba ang pinagkaiba nitong PVC card sheet dito sa my pet card sheet? Pag gumagawa nga pala ako ng vlog, no, ang pinakahuli kong sinushoot ay yung intro at outro. Kamukha nito guys, napapanood nyo na to, no? So tapos na talaga ako doon sa aking vlog. Tapos sinushoot ko to. Syempre para yung vlog natin is mayroong simula at syempre mayroong wakas. So ang oras ngayon ay alauna na ng madaling araw. So sinimulan ko guys shoot tong vlog na to mga alas 8 ng gabi. So 5 oras na ako guys nag-shoot tapos i-edit ko pa yan for 3 to 4 hours. So ganun guys, katagal ang paggawa ng isang video. So kapag nakita nyo guys na ang isang video namin na 10 to 20 minutes, hindi nyo alam guys, yung tagal ng oras guys ng ginawa nyo is umaabot ng 10 hours o higit pa. Nice. So kung na-appreciate mo guys yung ginagawa naming video, no, so inaanyayahan kita na mag-subscribe dito sa my channel ko. At mas maganda guys, no, kung mag-join ka dito sa my channel namin by clicking the join button sa lahat ng mga video ko. So guys, kapag in-click mo yung join button na yun, no, magbabayad ka lang ng 25 pesos na magagamit namin guys, no, para mapalaki pa lalo itong channel na to. Tapos guys, actually, no, pinagkaiba ng PVC at ng pet card sheet is sobrang simple lang naman talaga. So pwede natin niyang gawa ng 1 to 2 minute na video. Pero sayang naman guys, no, kasi gusto kong mas marami pa kayong matutunan bukod dun sa pagkakaiba nilang dalawa. So sa vlog na to guys, marami akong i-discuss at kung ano ba yung pwede mong gawin sa PVC at dito sa my pet card sheet. So para hindi na humaba tong video na to, so video, pasok! Hello guys, syempre ang unang ituturo sa inyo, no, kung paano ba mag-layout ng ID. So isa sa mga pinakapaborito ko guys na tambayan dati ay yung recto. Kasi guys, ang galing nila gumawa ng mga ganito, yung mga fake na ID. Pero syempre guys, ang ituturo sa inyo ay hindi fake na ID, no. So syempre gagawa ko ng sarili kong ID ng aking company. So ang pinaka size talaga guys ng PVC die cutter is 3.4 by 2.15. So gawa muna tayo dito ng layout natin. Syempre, dito na lang tayo sa Microsoft Word. Para guys, mas accessible, click ko lang yung insert, then click ko lang itong shape, tapos itong rectangle, tapos idadrag ko lang siya na ganyan. So guys, sasobrahan natin siya ng 0.05 inches. So dahil nga ang size natin is 3.4 inches, so gagawin natin dito guys is 3.45 inches, tapos ito is 2.15, so gagawin natin guys is 2.2 inches. Yan, so ganyan kalaki guys yung ID natin. So ang susunod natin na gagawin ay syempre, mag-insert lang ako ng aming logo. So i-click ko lang tong insert, then click ko lang yung picture, then this device. So ito guys, ang logo ng The Printing Shack. So insert ko lang siya. So liliitan ko lang siya. Yan, tapos right-click ko lang siya. Wrap text. Then in front of text. Tapos syempre, liliitan ko lang siya para kumasya siya dito. Yan, so banda dito ko na lang siya ilalagay. Tapos ang gagawin ko ulit is kiklik ulit yung insert, then kiklik ko tong shape, tapos rectangle ulit, tapos lalagyan ko siya dito. Yan. Tapos ito, i-right click ko to, send to back, tapos dito banda, then ito, send backward. Para maging backward lang siya netong logo ko. Tapos right click ko ulit to, then add text. So ang ilalagay ko dito is The Printing Shack. Tapos a-align left ko lang siya, then liliitan ko lang siya, mga 8. Yan. Tapos syempre ilalagay ko yung address namin. Tapos right click ko lang ulit siya, tapos paragraph. Then ito gagawin ko siyang 0. Tapos ito gagawin ko siyang single. Kasi okay ko lang siya. Yan, para lumiit yung space. Tapos ito liliitan ko lang ulit to, gagawin ko siyang mga 6. Yan. Tapos lalagay ko rin syempre guys yung cellphone number namin. So lagay ko na lang is 0912345678. Yan. So hindi guys yan yung cellphone number, ha, baka tawagan nyo kami. Tapos ilalagay ko rin guys yung email address namin. Syempre ilalagay ko theprintingshop@gmail.com. Yan. So kapag kumpleto na siya guys, no, so lalakihan ko lang siyang ganyan. Yan, para makita lahat. Tapos ito guys, lalakihan ko rin tong logo ko. Ibaba ko lang siya guys, para kung gusto nating putasan dito ay hindi matatamaan yung ating mga nilagay na yan. Yan, tapos next ko syempre guys na gagawin ay i-right click ko to, then format shape, tapos solid fill. Tapos gagawin ko sa kanya guys is color white na lang muna siya. Yan, so ganito guys yung itsura na magiging ID ko. So syempre guys, no, ID nga to, so lalagyan ko dapat ng picture ko dito. So hindi na ako mag-picture guys, no, kumuha na lang ako ng picture ko na medyo matinutino. So ito guys yung picture na napili ko, no. So ang kailangan ko lang dito ay itong katawan ko lang. So inopen ko siya ng paint, tapos liliitan ko lang to, tapos liliitan ko rin to, tapos i-drag ko lang siya konti dito. Yan, tapos ito rin guys ay liliitan ko rin. Kaso ang problema nito guys, no, medyo makalat sa may likod, no, so hindi siya formal. So ang gagawin natin dito guys is pupunta tayo sa isang website na ang pangalan niya guys ay remove.bg. Tapos idadrag ko lang dun guys yung aking picture.
Yan, so nakita nyo guys, no, mabilis niya lang inalis yung background nito, no. So guys, huwag nyo itong gagayahin, no. So ito sample lang naman to. Dapat guys, no, formal yung pagkaka-picture nyo dito. Yan, katulad ito, nakatabingi ako, no. So sample lang naman yan. So i-download ko na to. Then, gagawin ko dito guys, is i-drag ko siya dito. Tapos liliitan ko rin siya. Tapos ang size nito guys, no, yung width niya is 1. Yan, no, 1 by 1.14. Tapos right click ko rin to guys. Then, wrap text. Then, in front of text. So ilalagay ko lang siya dito. Tapos ang gagawin ko sa kanya guys, no, right click ko siya, then format picture, then fill and line. Tapos lalagyan ko siya guys ng line para mas formal siyang tingnan. Yan, so ang line na gagawin ko is color blue na lang rin, no, para kakulay siya nito. Click ko lang ulit yung insert guys, then click ko lang tong shape, tapos ito ulit. Tapos i-drag ko siya ulit dito. Tapos i-right click ko lang siya, then add text. Tapos ang ilalagay ko dito guys, no, ID, tapos pound sign, tapos lagay natin yung number. For example, 2020 kasi kaming natayo. Tapos lalagay ko guys si 001. Yan, so yun yung pinaka ID number ko. So lagyan ko lang to ng space. Tapos ulit guys, no, click ko lang yung insert, then click ko lang tong shape, tapos rectangle ulit, tapos lalagay ko dito. Yan, so ipapantay ko lang siya, right click ko siya, then add text, that ilalagay ko yung pangalan ko. Tapos syempre sa may baba, lalagay ko yung position, lagay natin CEO. Tapos, i-highlight ko silang lahat. Right click para grab ulit. Then, ito, gagawin ko siyang 0. Tapos, ito, single. Tapos, i-okay ko lang siya. Tapos, para maiba naman to guys, no, ang gagawin ko dito, ay lalakihan ko to. So, gagawin ko siyang mga 16. Tapos, right click ko siya guys, format shape. Then, gagawin ko sa kanya is no fill. So, ang gagawin ko na text dito guys, ay kulay nito. So, hanapin ko lang yung kulay niya. Yan, so ganyan guys yung magiging itsura natin. Then right click ulit to guys, format shape. Tapos gagawin ko sa kanya is no line. Yan, so ganyan yung magiging itsura niya. So palitan ko lang to ng font. Yan, so guys, so inayos ko lang yung pangalan ko. Tapos nilagay ko na lang is Chief Executive Officer. Then ito guys, habaan ko na lang to dito. Tapos lagyan natin guys ng underscore. Tapos sa may ilalim yan is lagyan natin ng signature. Yan, siguro guys, okay na sa akin yung ganyan magiging itsura niya. So ito yung pinaka ID natin. So medyo nakukulangan ako guys sa may background niya, no? So gagawin ko, right click ko lang siya, then format shape, then picture or texture fill, then mamimili nga ako ng insert, tapos stock images. So mamili lang ako dito ng medyo magandang background. Try ko kaya to, itong parang libro. Then insert. Yan. Ayan guys, di ba? Social na siyang tingnan. So ito naging transparent siya, no? So gagawin ko, right click ko ulit siya, then format shape, then ito ulit, fill and line, then gagawin ko sa kanya solid fill, tapos gagawin ko siyang color white. Yan, so social na ba yung ating ID? So siguro ito guys, no, gagawin ko, right click ko rin siya, format shape, then solid fill ulit, tapos gagawin ko siyang color white rin, tapos dilitan ko lang siya ng ganyan, then lagyan natin ng solid line. So yan guys, okay na siguro tong ID natin na to, no? Hindi ko na siya pagagandahin ng bonggang bongga kasi syempre nagmamadali lang tayo. So guys, marami kasi nagtatanong sa akin, no, paano robo mapantay yung harap at syempre yung likod ng ID, no. Ang pinaka technique talaga diyan guys ay ganito lang yan. So dinadaya lang talaga kasi guys ang ID. So ito guys, bigyan ko kayo ng sample, no. Ito sa barangay talaga to. Ito barangay to ng Batasan, nil sa pinaka ID namin. Then tingnan niyo guys yung likod. Makikita niyo guys na yung pinaka likod niya is napaka-plain niya lang. Okay, so wala siya dito. Wala siyang mga border dito, wala siyang mga design dito. So ang pinaka-print niya lang guys is nasa gitna. So hindi yan guys nagtipid ng ink o kung anuman. Nilagay yan guys sa may gitna. Kasi nga guys, kapag nilagay niya ng design dito at kapag kinat yan, ang mangyari yan is mahalata mo siya na hindi siya pantay. Okay, kaya sa gitna lang guys, nilalagyan talaga ng design o ng template. So ganyan rin guys ang gagawin natin sa may ID natin para maging pantay yung cut natin, no? So wag niyo siya guys lalagyan ng ganito dito. Kasi pag nilagyan mo yan ng ganito dito, ang mangyari yan, hindi guys magiging pantay yung cut mo. Okay, mapapansin nyo yan guys sa lahat ng klase ng ID, kahit na government issued na ID guys, no, ganito lang yung itsura ng likod nila. Ang nakalagay lang doon is in case of emergency, please notify syempre yung pangalan ng mahal natin sa buhay at syempre yung contact number nila. So ganyan guys ang technique para maging pantay yung harap at syempre yung likod ng PVC ID natin. So ganyan rin guys yung gagawin natin doon sa may layout natin. So katulad nga guys ang sinabi ko kanina, no, dapat yung likod natin na sobrang plain lang. So ang ilalagay natin dito guys, syempre mag-insert lang tayo ulit, then shapes. Tapos lagyan natin siya dito. Yan, tas right click ko lang ulit to guys, no, add text. Then ang ilalagay ko dito is in case of emergency.
So right click ko lang siya guys, no, format shape, then gawin ko sa kanya snow fill. Then gagawin ko guys na color ng kanyang text ay ito rin. Yan, so ganyan yung magiging itsura ng pinakalikod natin. Pero pwede nyo rin naman to guys lagyan ng feature or texture fill, no. So ganyan. So ito halimbawa ito makat to, wala namang magiging problema kasi yung pinaka-design naman kasi natin dito guys, no, wala naman siyang border, no. So gawin natin ganito yung magiging itsura niya. So ito i-right click ko lang to ulit, format shape, then gagawin ko solid fill. So gagawin ko siyang puti. So pinapakita ko sa inyo guys yung iba't ibang option na pwede nyong gawin sa ating PVC ID. So kung medyo sumasakit yung mata mo guys, no, dito sa may background nitong ating pinaka-layout, so pwede mo siyang i-click. Then dito ulit tayo guys sa feature or texture fill, no. So ito guys, transparency, pwede mo siyang yan. So ganyan guys yung magiging itsura niya. So yung likod rin guys, gawin rin natin na ganun para pantay sila. So transparency natin ay yan, mga ganyan, no. So yan, di na guys masyado masakit sa mata siya tingnan. Saka guys, no, tandaan natin ang ID is personalized talaga, no. Wala naman talagang template yan. So ako, gumawa lang ako ng sarili kong template para makita nyo lang kung paano ba gumawa ng template. Kaya guys, kung magaling ka na editor, no, malaki ang pwedeng ibayad sa inyo isang company kapag ka magaling ka mag-layout ng ID. Pero guys, kung gusto mong magmukhang professional, no, kahit di ka naman talaga professional, no, inaanyayahan kita na mag-join dito sa may Creative Fabrica. Kasi kapag ka nag-join ka dito guys, no, ma-access mo guys yung kanilang 6.9 million. So guys, grabe, ang bilis dumami ng mga templates sila dito, no. Dati kasi no, nag-start ako maging affiliate ng Creative Fabrica is 4 million lang. Pero ngayon guys, no, 6.9 million na. So mag-7 million na. Tapos 131,000 na fonts. So try natin guys mag-search dito guys, no, ng ID template. Yan, kung makikita mo guys, no, mayroong mga lumabas na mga ID template na kamukha nito. Kung makikita mo dito guys, may bayad siya na $1, no. Pero kapag ka nag-member ka guys sa Creative Fabrica, lahat to guys, no, madadownload mo for free. Ang maganda pa dyan guys, no, lahat ng ID dito is editable. So magmumukha kang professional kahit hindi ka professional. So sa mga gusto mag-member guys ng Creative Fabrica, no, maglalagay ako ng link dyan sa may description section ng video na to. At ang maganda pa nun guys, no, meron silang free trial. Kaya make sure lang guys na yung link dyan sa may description section ng video na to ang ikiklik mo guys, no, para ma-avail mo guys yung kanilang free trial. So bukod guys sa may ID, no, syempre gagawa rin tayo ng transparent na invitation para guys makita natin ang pagkakaiba ng PVC at ng PET. So idadrag ko lang dito guys yung invitation ng wedding namin ng wife ko. Yan, so right click ko lang ulit siya, then wrap text, then in front of text. Tapos lilitan ko lang siya, gagawin ko siyang mga 7.5. So ito guys yung gagawin natin mamaya na transparent. So ito yung ID natin na ginawa. Tapos ito naman guys yung ating invitation. So click ko lang yung file, then click ko lang tong print. Tapos guys, ito wag na wag nyo tong kakalimutan, okay? So printer properties tayo guys, then Epson Premium Glossy, then high. Then dito tayo guys sa more options, tapos i-click natin to guys itong mirror image. Kasi nga guys, no, PVC card sheet to, at syempre transparent na invitation, no. So kailangan natin guys na naka-mirror yung ating image. So i-okay ko lang siya guys, then ipiprint ko lang siya. So guys, sa mga nagtatanong, no, kung ano ba yung gagamitin natin na PVC card sheet, so ito siya guys, kuyi na PVC card sheet. So unbox lang natin siya kung ano laman sa loob. So meron tayo guys card, ito guys yung matigas. So ito yung pinakapalaman. At syempre meron tayong sheet. So card sheet. So papansin nyo guys, no, mas marami yung sheet kesa dito sa may card. Kasi ang pinaka magagawa talaga natin dito is 500 na ID. So ito guys, 50 pieces to. So sa bawat isa nito guys, maaagawa kayo ng 10 ID. Tapos ito naman guys is 100 pieces. So tag si kwenta to. Kasi yung isa nito sa may harapan at syempre yung isa guys sa may likuran. So ito naman guys yung pinaka pet card sheet natin. Yan, so same lang rin naman siya ng laman ng PVC card sheet natin. So yan, box na rin natin para makita nyo. So ganun rin siya guys, no, meron siyang 100 pieces na sheet para back to back guys na ilalaminate mo to. Dito naman guys siya nilalaminate dito sa may pinaka card natin. So guys, ang pagkakaiba nila, no, sa itsura pa lang ay itong pinaka PVC sheet natin guys is puti siya. Ito naman guys, ating pet sheet ay medyo yellowish siya. So gawin natin guys, no, magprint na tayo sa dalawang to para makita natin guys yung ating final result. At para makita natin guys, no, kung ano ba talaga yung pagkakaiba nila kapag ka naprinta na natin siya ng ID at syempre ng invitation. So sa mga nagtatanong guys, no, kung ano bang klaseng printer ang ginagamit ko sa pagpiprint ng mga sticker dito sa The Printing Shop, ang ginagamit ko guys ay itong Epson na L121 printer, tapos meron siyang pigment ink. Kaya guys, pigment ink ang ginagamit natin kasi ito guys yung ink na hindi siya kumukupas. Hindi kamukha guys nung original na ink na nasa loob ng box ng Epson, kumukupas yun. So nakakaya naman guys sa mga customer, no, na nag-offer ka ng
printing, tapos ilang linggo lang or ilang buwan lang yung lumipas, ikumupas na yung print mo. So kung saan nakakabili ito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na bibili ka ng printer with pigment ink. So ito guys, natapos na nating mag-print sa may PET at syempre sa may PVC. Yan, kung mapapansin nyo, baliktad siya. Kaya nga ginawa natin sa naka-mirror image siya. So maya-maya guys, makikita nyo kung bakit nakabaliktad siya. So ang nakikita ko guys na pinagkaiba sa printout niya ay mas maganda guys yung printout niya sa may PET kaysa dito sa may PVC. So ito, pakita ko sa inyo ng close up. Ito guys yung PVC, tapos ito guys yung PET. So makikita nyo guys dito sa may PET card sheet, no, na mas blooming yung mukha ko dito. Yan, kaysa dito guys, no, madilim yung mukha ko dito eh. Tapos pagdating naman guys sa may uniform, itong itim na to. Mas itim guys itong sa may PET sheet kaysa dito sa may PVC. Yan, so kung papipiliin ako guys, no, kung ano yung mas magandang printan, mas maganda guys na printan itong PET sheet kaysa dito sa may PVC sheet. Pero sa presyo nga kasi nyan guys, no, mas mahal itong PET sheet kaysa dito sa may PVC sheet. Gagawa na tayo ng ID, no, so ilalaminate na natin to guys nun sa may kasama niya sa may box na card. Tapos itong ilalim naman guys, ang gagawin natin dito, gagawa tayo ng transparent na invitation. So titingnan natin guys, no, kung ano ba yung mas maganda between PET at syempre dito sa may PVC na sheet. So syempre guys, nakikakat ko muna yung ating mga ginawa using our sliding cutter. Yan, so ganito guys ang itsura kapag gagawa tayo ng isang pirasong ID lang. So ang ginawa ko guys, no, sinulatan ko siya dito ng PVC at syempre ito sinulatan ko to ng PET. Kasi guys, habang lumiliit siya, no, lalo ko guys hindi ma-distinguish, no, kung ano ba talaga dito yung PET at kung ano ba yung PVC. So guys, para makagawa tayo ng mga ID, no, syempre ilalaminate natin sila dito sa mga card nila. So ito guys yung card ng PVC at ito naman guys yung card ng PET. So itong dalawang to, wala silang pinagkaiba sa aking paningin. Ewan ko lang, no, kung meron talaga silang pinagkaiba, no. So kung alam mo kung ano yung pinagkaiba nilang dalawa, so mas maganda guys, no, mag-comment down below ka para mas maraming matuto. Syempre guys, ang gagawin ko, no, magkakat lang ako nito. Yan, so susukatin ko lang siya dito. So ito na siya, then gugupitin ko pa siya dito. Tapos ito guys, ating pin rin, gagawin natin guys, isitutupi natin siya sa gitna. Yan, tapos saka natin to ipapalaman. Yan, tapos ito guys, ilalaminate natin to sa laminator. So habang inihintay natin guys na mag-color green to, no, ang susunod natin na gagawin ay yung nakalimutan ko nung nakaraang vlog. So babalatan lang natin to, itong ating pinaka-card. Yan, so medyo challenging to guys, balatan, ha. Yan, so para siyang meron siyang balat na parang sa face shield. Yan, so harap likod siya guys. Ito naman yung para sa likod. So ito guys yung pinaka pin rent natin, no. So itutupi natin siya na ganyan. Ito guys, ginagawa to pag-isahan lang naman. Tapos ito guys, ipapalaman natin sa may gitna. Yan, so naging color green na siya guys, makikita nyo dito, no. So padaanan na natin to guys sa may laminator. Eh guys, so pagpasensya nyo na yung fingerprint ko. So bumakat yung kamay ko, no, kasi ganyan talaga pagka gumagawa ka lagi ng printer. So padaanan ulit natin siya guys, yung likod naman. So gagawin natin guys, so dalawa sa harap at syempre dalawang patalikod na lamination. So ganun rin guys yung gagawin natin dito sa may PVC card sheet natin. So pararaanan rin natin siya ng apat na beses. So guys, okay na yung lamination natin. Kung mapapansin nyo, malabo pa siya kasi meron niya balat. So next materials o machine natin na kailangan ay ito, ang PVC na die cutter. So unbox ko lang siya guys para makita niyo yung laman ng loob. So meron siyang ito, metal bar, then ito yung pinakahawakan niya. Yan, so ganyan yan. Then dito guys, meron siyang tornilyo. Tapos syempre yung ating pinaka PVC na die cutter. So meron talaga siya guys mga grasa. Yan, normal yan guys, no, kasi nga bakal to eh. Pag hindi to guys ilagyan ng grasa, no, mga ngalawang to ng sobra. So ang ginagawa dito guys, no, ito isusot mo lang to dito. Yan, tapos yung tornilyo nating nakuha kanina, no, so ilalagay mo siya dito sa may ilalim. Tapos ang next natin na gagawin guys, no, syempre ipapasok lang natin siya dito. Yan, kapag nakita mo guys na okay na yung sukat niya, no, so ito ibababa mo to. So ito guys, hindi to madaling ibaba, matigas talaga to. Baka akala ng iba malambot to eh. So ito yung ating pinaka PVC na card sheet. So next naman natin tong isa, itong ating PET na card. So ganun rin gagawin natin. So, ilinya lang natin ulit. Then pwede na natin tong ibaba. Grabe, tigas. Yan, so guys, nakagawa na tayo ng PVC at syempre ng ating PET card sheet, no. Pagpasensya niyo na yung rume kasi pasmado ako. So ito guys, mapapansin niyo na malabo siya, no. Kaya natin ni-reverse yung print natin kanina o naka-mirror image siya guys, kasi ang dahilan niyan, yung pinaka-print natin guys, mapapalaman siya sa may loob. So kapag binalatan natin tong PVC, yan, makikita niyo guys na unti-unti nang lumalabas yung ating image. Yan, so meron na kaming ID. Pati guys, syempre yung likod, babalatan natin. Yan, so guys, nabalatan ko na. Ito guys, yung ating pinaka PVC. So ito naman guys, yung pinaka PET natin. So sana hindi ako malito mamaya. Grabe itong pagbabalat na to, sobrang satisfying. So ito naman guys, yung ating pinaka PET. Yan, so nabakatan siya ng mga fingerprint ko, no. Katulad nga na sinabi ko kanina, kasi yung kamay ko is puro ink. So nadikit siya sa loob. So medyo ingat lang kayo guys, no, sa paglalaminate ng ating PVC at syempre ng ating PET card sheet. So dito naman tayo guys, no, sa comparison nilang dalawa. So ipapakita ko sa inyo.
itatapat ko siya sa may ring light. Makikita nyo guys, itong PVC card natin, hindi siya masyadong glossy. Ito naman ating PET card sheet niya, makikita nyo na nagre-reflect yung ating ring light. So, pinagkaiba talaga nila guys, no? Itong PET card sheet natin ay mas makintab siya kesa dito sa may PVC card sheet natin. At syempre, yung printout niya guys, mas maganda yung print ng PET card sheet dito sa may PVC card sheet natin. Pero guys, sa presyo kasi, mas mura itong PVC card sheet kesa dito sa may PET card sheet. Yan. So, yan guys, ang pinaka-difference nila. So guys, ito yung pinakaharapan natin, no? Katulad nga ng sinabi ko kanina, ito guys yung pinakalikod natin, no? So hindi natin siya nilagyan ng maraming design kasi yan guys na nagiging madalas na dahilan kung bakit hindi nagiging pantay yung pinakakat ng back and forth ng PVC card. Katulad nga guys ang sinabi ko kanina, no, no, kahit na ito mga government na issued na mga ID, pag tiningnan niyo yung likod niya, sobrang plain niya lang rin. Hindi yan guys nagkataon lang, no. Talagang yan yung ginagawa para maging pantay yung harap at syempre yung likod natin, no. So ang ginagawa dito is dinadaya lang. So itong barangay ID namin ay PVC card sheet rin to. Kasi mapapansin niyo hindi siya masyadong nagre-reflect doon sa aking ring light. So guys, may mga nagtatanong kasi sa akin, no, paano raw ba ginagawa yung mga holographic na mga ID, yung parang sa may lisensya. So gumagamit lang yun guys ng phototop. So gagamit tayo guys itong rainbow at syempre gagamit tayo nito guys itong broken glass. So guys, ang usually talaga ginagawa dyan ay syempre halimbawa, imagine nyo na lang na ito, meron tayong print dito na sampuan. Tapos ito yung ating holographic na broken glass. So itong sampuan natin guys, pagkatapos natin balatan ay ilalaminate natin sya nitong broken glass. So irarun lang natin sya forward, babalatan natin. Tapos imagine nyo guys na meron ulit sampu dito. So ilalaminate lang natin sya. Pero for the sake of this demo lang guys, no, gagawa lang tayo nito para hindi tayo guys masyadong magsayang ng material. So same lang rin naman guys, no, kapag gumagawa tayo ng sticker, so ilalaminate natin siya. So pagsabay na natin yung dalawa, tapos ito ilalagay natin dito. Syempre itong isa guys ilalagay rin natin dito. So, irarun ko lang siya para ilaminate natin yung ating mga ID nitong mga phototop na holographic. And so ito na siya. So ang next natin na gagawin guys, no, gugupitin ko lang to. Yan, tapos yung pinakalikod naman yung ating ilalaminate. So, alisin lang natin guys yung mga sobra-sobra dito. Yan, so ilagay ko rin siya dito. Tapos i-run ko ulit siya para malaminate naman natin guys yung likod ng ID. So ito guys, yung nagawa natin. So gamit na lang tayo ng gunting guys. So gupitin lang natin yung sobra. Ang usually talaga ginagawa dito guys nga, yung katulad nga ng sinabi ko kanina, no, sampuan dapat para pwede natin siya guys i-cut ng ating PVC die cutter. Pero para hindi nga tayo magsayang ng material, so ginagawa natin ng paraan. So guys, ganito magiging itsura, no, kapag yung ID natin is gagawin nating holographic. Yan. So hindi masyadong magandang ipagkakatabas natin sa may gilid, no, kasi hindi tayo gumamit ng PVC die cutter. Pero guys, kapag kanilatag nyo to ng sampuan tapos saka nyo siya nilagay ng phototop at kinat nyo guys ng PVC die cutter, no, mas magiging maayos na maayos yung magiging itsura nito. So ito guys yung broken glass at syempre ito yung rainbow natin na ID. Guys, yung gagawin natin na transparent na invitation. So para makita natin guys, no, kung ano may pinagkaiba kapag transparent naman yung PVC at syempre yung PET. So puputulin ko lang siya ulit. So ang next natin na gagawin guys, no, syempre ito na tayo. So ilalaminate natin to ulit. Pero ang gagamitin natin dito guys, no, itong laminating film imbis na itong card sheet, no, kasi nga gagawa tayo ng transparent na invitation. So magkakat lang tayo dito guys ng saktong-sakto. So kapag ilalagay mo siya dito guys, no, itong may balat na to ay siya yung nasa ibabaw. Yan, so ganyan yung itsura niya. So ikakat natin siya guys. Dapat guys, saktong-sakto siya dito. Dapat walang sobra kasi may pandikit to guys. Itong laminating film. So kapag may pandikit pa to guys, no, pwede itong dumikit sa may roller natin na pwedeng ikasira nung ating laminator. So dapat guys, saktong-sakto lang to. Yan, so ganyan na ganyan siya guys. Then ito rin. Yan guys, so dapat wala siyang sobrang laminating film. So ang susunod natin na gagawin guys, no, syempre ilalaminate na natin to. So iseset lang natin yung ating laminator to 150. So yung pinakatakip guys ng laminator, no, so inalis ko na siya. Kung wala naman bata sa inyo, pwede nyo itong alisin. Para mas makita nyo guys, no, kung yung nilalaminate nyo ba ay pumupunta siya dun sa may kabila. Kasi kapag di siya pumupunta siya sa may kabila, no, nangyari yan is umiipit yan dun sa may pinakaloob. So kapag umiipit yan guys sa pinakaloob, no, pwedeng masira yung bombilya ng laminator nyo. So dapat guys, yung ating nilalaminate ay pantay na pantay. Halos wala dapat sobra. Kasi guys, ang laminating film, may pandikit yan. So yun guys, color green na siya. So gagawin natin guys, no, ilalaminate na natin to.
Ito guys, laminate na natin siya. So ito yung ating PET at ito yung ating PVC. So ang gagawin ko sa kanya guys sa susunod ay, syempre, tatanggalin pa natin yung sobra pa sa kanya. So ito guys, nakat na natin siya. No? So ang gagawin ko is aalisin ko lang yung kanyang balat. So ang pagkakaiba nila guys, dalawa, hindi ko alam kung nagkataon lang to o ganito talaga siya. Kasi first time ko lang talaga guys gumamit ng PVC sa transparent, no? So medyo nag-curve siya. Pero ito naman guys, ginamit ko na PET ay straight naman siya. So hindi ko alam guys kung nagkataon lang yan, pero nakita niyo naman guys, no, na uminit guys yung ating laminator, no? Halos sabay ko naman silang pinasok dun sa may laminator, pero itong PET card sheet guys ang mas maganda itsura niya, no? Kasi straight siya. Yan, so flat na flat siya. Hindi kamukha nito guys ay nag-curve siya. So same time temperature lang rin naman at same time lang rin naman siyang pinasok. Pero yun nga, magkaiba sila ng output. So dito guys, sa may invitation natin na transparent, no, ang choice ko dito guys ay itong ating PET na sheet. So guys, medyo humaba yung video natin, no. Imbis na sagutin ko lang kung ano may pinagkaiba ng dalawa, ay nagturo pa ako ng kung ano ng mga tips and tricks na pwede mong gamitin sa PET at sa may PVC card sheet. So bago kong tapusin itong video na to, no, mga paalala muna mula sa aking outro. So outro, pasok! So again guys, no, lahat ng furniture ko na printer, cutter, machine at mga printing supplies, lahat yan guys is available sa amin. So hanapin mo lang kami guys sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na galing ka dito sa my channel ko para bigyan ka ng discount. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa my channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga video kong kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At guys, sa dami ng subscriber ko, hindi ko na alam guys kung sino ba ang sasagutin ko sa mga nagtatanong sa comment section. So guys, kung gusto mong masagot ang iyong mga tanong, no, inaanyayahan kita na mag-join dito sa may channel ko. So lahat ng video ko guys, no, may nakalagay dyan sa may ilalim na join button. At kapag kinlik mo yan guys, no, magbabayad ka lang ng 25 pesos at magkakameron ka ng badge. So ang mas ipapriority ko na lang guys sasagutin is yung merong mga badge. Kasi guys, kayo yung mga nag-join bilang suporta nyo na rin dito sa may channel ko. At saka pala guys, no, top 1 na tayo sa may pinakamaraming subscribers sa may YouTube sa buong Pilipinas pagdating sa may printing topic. So kung may mga products ka o services na gusto mong i-feature dito sa may vlog ko, email mo lang kami theprintingshock@gmail.com. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shock, ay stress ulit pa.